Hi, hello YouTube friends. Today I'm going to show you on how to create your own watermarks with a subscribe button on it. Personalizing your videos with your own tailored logo to prevent other people from copying it. So, let us start. Most of my friends ask me on how to create watermark logo on my cell phone and without using or accessing from a computer. That really is a big question, since the YouTube apps doesn't have this function on it. So, the first thing I'm going to show you is how to create your own tailored logo first. Guys, ito yung sinasabi kong logo maker. Ang kagandahan lang dito kasi you can create your own personalized. No? You can create your own. Gawa ka ng sarili mo, bibigyan ka niya ng mga sample, abstract, pertaining dun sa logo na gusto mong mag-appear para dun sa YouTube video natin. So guys, kunwari lang ito, example lang ito. So kung pipili ako kunwari ng logo ko, medyo simple lang, neat lang siguro, abstract. Here you can choose kung anong klaseng logo, meron silang mga sample. Then, once makapili ka, you can edit it to your like, kung anong gusto mong style. Mariredesign mo siya. Like for example, simple lang gagawin natin, okay? Company flower, ito na, food and drinks. Maraming kang choices dito, guys. So, simple lang gagawin natin para lang may pakita ko sa inyo paano natin ito i-design. So from here, you have the options, the text options, shape, icon, and logo kung gusto nyo magdagdag ng mga logo. Dito, pwede nyo rin ito i-delete, pwede nyo i-modify, or if you want to change this one, i-type nyo lang ito. Kunwari, Amy's, kunwari lang ito, vlog. Palitan mo yun sa baba niya. Edit mo rin yan. Gawin nating channel kunwari. Okay guys. Hope makafollow kayo ah. Madali lang kasi ito. Once matapos ka dito, pag inedit mo na guys, download mo na yan o isa-save mo na siya. So okay ka na dito, di ba? Example lang ito ah. Baba natin siya ng konti, i-adjust natin ng konti itong ano niya para lumaki, tumaba. So, channel, yan. So, ayan na siya guys. Amy's Vlog channel na to. Kung naliliitan ka dito, pwede mo pa rin siyang i-modified, pwede mong palitan yung kulay at the same time yung font. Palitan natin yung font niya. Even the kulay. Dito, magpapalit ka ng kulay. Plus, gawin nating lighter red. Pwede rin yan. So, okay na yan. Once you're done with your design, guys, wala ka ng problema sa size. Just save. Dito, guys, kiklik mo lang si download. Free. Although mababa ang resolution, it doesn't matter. I-type mo yung pangalan mo dito, email address mo, then okay, mag-i-email na sa'yo yan. Sa email, magbibigay siya sa'yo ng, ano, ng link to download it. Babalik ka rin dito, tapos lalabas na yung options to download. So, i-save mo na yung file kung saan mo siya madaling makita sa pictures. Once na i-download yun, guys, huwag niyong papalitan, huwag niyong i-alter, huwag niyong babaguhin ha. Then, let's move forward dun sa cellphone na. Guys, kung ayaw nyo mag-design, gusto nyo na lang mag-download direktahan dito sa site na to. And meron na mga ready-made na logo in which you can only need to download it. Isa-save mo lang muna yan sa phone mo. Then later on, pwede mo na siyang gamitin. Okay? So, maraming options, maraming paraan. Pero ang sabi nga nila, guys, if there's a will, there's a way. So,
Punta na tayo dito sa browser ng inyong cellphone. I-type nyo lang myoutube.com, either Google Chrome or direct sa Google. Okay, para ma-access natin yung ating channel. So, once na open mo na yung YouTube mo, then meron button dun sa taas para ma-access natin yung desktop mode. Hanapin nyo yung desktop mode sa taas para mag-iba yung features ng ating YouTube. Hindi po gagana yung sa apps, kundi direkta ngayon tayo, parang desktop ang dating niya. So, meron tayong picture sa taas, diba? Sa channel natin, meron tayong yung sarili natin picture. Then, all you need to do is to click that button. And pagkatapos, guys, i-press nyo lang yung YouTube Studio o channel, tapos Studio. Then, pag nandyan ka na sa Studio, Settings, and then press the channel. Hanapin yung channel button, guys. Sa channel button doon, meron tayong makikitang options. Makikita natin doon yung branding and watermarks. Okay? Once na-press nyo na yung button na yun, guys, click nyo lang yun. And then, lalabas na dito. Settings, channel na yan. Tapos, lalabas na si channel muna. Then, si branding. Hanapin natin. Nasa pangatlo, yeah. Tama, branding. Ito ngayon ang lalabas. Guys, once you have this picture, dun sa baba, ayun yung lalagyan ng ating logo. Okay, guys? So, ngayon, i-access mo na. I-click mo yon to access yung logo na dinesign ninyo o dinownload ninyo para may attach na siya dyan. So, ganyan lang kasimple, guys. Hindi natin i-access yan from the YouTube itself dun sa applications ng mobile, kundi magde-desktop mode tayo. Then, click your channel, settings, then hanapin mo rin yung channel doon, click the branding and watermarks, and i-attach na natin ngayon yung gusto nyong logo. Okay? Once you have the logo, click mo yan, and i-attach mo na yan. You can even also download it directly from the website. Okay, kung anong gusto nyo. Pero kung meron kayong ginawa, hanapin nyo lang yung files kung saan siya na-save. Then click OK. Mag-a-attach na po yun doon. So, ganun lang kasimple, guys. Okay? So, ngayon, lalabas na yan. Yung dinownload natin, lahat na yan, pwede mo siyang i-download. Either yung ready-made or yung dinownload natin na created logo. Pre-size na yun, guys. Wala na po kayong i-adjust. 150 to 150. There's no need to alter the size. Basta i-click nyo lang yun. Kasi naka-PNG na naman yun. So, it will directly goes into your, dun na, sa watermarks. And at the same time, the good thing is that lumalabas na dun kaagad yung subscribe button. Okay? Ganyan lang po kasimple. Hindi na natin kailangan pahirapin ang buhay natin. So, after attaching the logo, pag na-attach nyo na yung logo o naipasok nyo yung logo dyan, guys, meron tayong another options doon sa gilid nyan. Okay? Ito, sample ulit ah. So, yung mga pre-downloaded na logo, click mo yung gusto mo, papasok na yun, guys. So, the three options na sinasabi ko, ito, guys, nasa kaliwang kanan. Diba? I-press nyo yung bilog na button, yun sa pinakababa, na may nakalagay entire video. Ibig sabihin niyan, from start to end, nandiyan na yung logo nyo at hindi na siya mawawala. So, the good thing is that pag in-okay nyo na yan, sinave nyo na, lahat ng videos na in-upload natin, lagi nang kasama po si Watermark and your own personalized logo. So, guys, I hope natutunan nyo at na-pick up nyo ng madali ito. So, the easiest way, guys, i-access nyo yung YouTube nyo sa Google, sa phone, tapos i-alter nyo yung desktop mode, yung tatlong button sa taas, hanapin nyo yung desktop mode, then you can access on your YouTube channel. Click nyo lang yung picture ng ano nyo, ng channel niyo, then you can access na the settings, hanapin nyo yung channel, then the branding,
and then attaching the logo. Okay, salamat guys, and please do not forget to subscribe on my channel and expect more. Thank you guys, and have a nice day.